Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga dingin. Katulad ng usa, ang pilay bulundan. Mula sa gubat ay bukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuuso na buhanginan ay maniging isang dawat. Sa bigang na lupa ay babalon ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
tumayo ka na lang. Yes. O kaya'y sasahin ka na lang paupo. Nagtatangi na kayo at kumahatol ng mali. Tingnan ninyo ang kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga mukha. Sasanib ka upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa pangalian. Ipinangako niya baka umiibig sa kanya. Word.
sila ay tatlong taon lang nag-iiwang na panalangin para sa pangalaga sa kanila sa akin. They usually started on September 1 and ended it on the feast of Pope of St. Francis of Assisi on October 4. So they did po isang buwan ang kanilang pag-iiwang. Pero yung panayang ni Pope Francis ay isang araw na sa September 1. Tayo, ayan po na bigyan natin ng pag-inila at ilaan na natin kasi hindi naman tayo makapag-iwang ng September 1. Gawin namin tuloy unang linggo ng September. At ayan na natin na ito yung pag-inila tayo natin mag-usap. Mabuksan na tayo sa all greetings, all contemplation, healing, and conversion. For the prayer of creation. So, maraming tao ang ginagawa
bagay na kung sa atin napakahirap. Yung magpapatindi para makaisin yung sarapon. Pero kinakailangan natin, bilihan tayo na magkaroon tayo na pag-inilay sa ating kaligtasan. Makita ko natin yung maraming tinuturo sa atin ng kaligtasan. At bahagi ko ng pag-ilos na ito na ano, na sa ating pag-ilin, sa ating pag-ilin, ay tayo pinahangang na pag-ilos. Ano ba ang pag-ilos? Kinakailangan natin ng pag-ilusta. Sa tayo kukuha ng pamantay natin ng pag-ilusta sa salita ng banal na kasulatan. Mula sa akal parang Genesis. At sa patuloy na pangalala ko ng kaligtasan, ang ano ba yung natin sa kanilaw natin sa day of creation, sa pagbukal ng Diyos, na tayo na ating magkakaunay. We are here, we are here to obtain. Pinakailangan natin makita na tayo ay magkakaunay. Yung ginatawag ng Bible diversity, bahagi yun ang sa akin, makita natin, maliban mo sa akin, ang hindi pinanggit ko natin, yung mga pamantay na binibigay ko ng mga dalubasa, ng mga scientists. Pero yung isang bahagi ko na kung sa akin, ang pinagay yung biodiversity, na hindi mo pwede yung alisin ang isang species. Kasi kapag pinalis mo yung isang species, masisira yung biodiversity, yung pag-ibos, yung cycle. So, either na yung ginawa mo ay makaka-apekto negatively or positively sa bawat isa sa akin. At isa po ito sa tuloy na ibigay ko ni Pope Francis sa kanyang kautapos si The Climate Change. Pero ano, maging paliwanag ako yung sinasabi ng iba nito. Na kung susin ko ay pinakailangan natin ang patuloy ng pangalaga ng daliting na ito. Hindi ko para maging makasaling lawan. Kasi kung isang makikita po natin na ang panawagan na yung pinapahagi ko sa akin, makakala natin ay nawawala na po yung caring. Kasi kung isang lawan, makikita natin na basta kung isang yung kayamanan, yung mga bagay na pinakakamit namin, okay, marami ang nagbawa ko ay marami ang sapatos. Eh pero, yung dami mo ng sapatos, nakala ng iba, yan ay sign na ako ay mayaman, na ako ay lumalago, na ako ay nagiging ko. Well, sabi naman ng iba, yan din po ay tanda na maraming ang basura. Bakit? Hindi mo naman magagamit ng sabay-sabay. Kahit nga ang dami ng sapatos mo. So, bahagi yun ang pag-ibig sa magtala ng iba. Yung iba natin yung mga kapatid ay wala mo naman sakit sa paa. Maging bahagi yun ang ating pag-ibig sa pinakailangan din natin. Tingnan natin ang kalagayan ng bawat isa. Ang maging bahagi ng pag-ibig sa pinakailangan din natin. Nanawa ay tayo ay magkakaroon ito tayo. Mahirap pa ng mayaman. At kinakailangan ko mga tayo ng pagkulos na ito ay magbigyan ng hindi ng mga sa kapupan. Pero yun, makita ko natin ang usahan ay we have to care for one another. Kapag po pinag-usapan natin ang pagpapalago ng ating kaligtasan. At kapag hindi ko natin binigyan ng pagkakataon, ay magkakaroon mo ng epekto negative sa magbawala lamang po. Sabi natin, ibal ko yan, wala ka ng baba. Kasi bakit? May mga maliliit na hilo na tayo ay sinakal, sinaraluwa. Maliliit na hilo na hilo pa doon. Kahit na, saan po po tayo? Gagawa na sa iyong lugar, sa sarili yung tanahanan nyo. Kaya, kung yan ay dalawa o tatlong
isang maliliit na ilog ay mapapagiging sa kamasama dahil magkaharap din ang tao. Kaya kung nagbabahan tayo, may loob na yan na makikita po natin. At yun po yung nabibigyan natin na higit ng pag-iwas. Na sa ating pag-iwas ay kayo po natin kalimutan na ang creation na inibigaw ng kasi para pangalagaan ng bawat isa. Pangalagaan ng bawat isa. Magiging tumaan ay yung ating kalikasan, yung natura na ating pinangalagaan sa higit na ito, yung papara natin pinangalagaan, yung ating mga pagkito sa higit na ito. At naman po, conversion. Para babagin po. May mga bagay na pinakailangan tayo pag-uwi. At ano yung mga bagay na pinakailangan natin pag-uwi? Una, yung pinupasyon. Patuloy na mga lagaan natin na kung saan ang pinakailangan natin ituro. Ituro yung mga bagay na ito na pinakailangan natin sa bawat isa. Para sa ganun, may makita po natin, sige lamang. Yan ang kinakailangan natin ito na makatutulong para sa kaayos ng ating kalikasan sa pagiging na ito. Kinakailangan natin baguhin ang ating kaisipan at ang ating pagkilos sa pagiging na ito sa halos sa Ebanghelyo na ipinahalal sa atin ng buong kapama. Para higit natin pakinabangan ang kasaganahan na dulo ng kalikasan. Yung biyaya ay pinamamahin ko, katulad na po, na ipinahayag sa ulang pagbasa, na magkaroon ng pagpatak ng ulan sa tigang na lupa, pinakailangan ko natin ng pagbabago ng ating kaisipan sa pagtingin natin sa kalikasan. Pangalawa, ay ano, yung we have to celebrate the importance of rest. Tulad naman yung pinahayag ko, kung isang wala na tayong panahon para pag-uwi, pinakailangan natin ang panahon at ang pagpigilay. Pinakailangan natin ang kung saan yung makita ko natin yung panyaya na ipinapahayag sa ating buong kapag. Na, kaya po kami sa iba, hindi pa tapos yung kanyang retirement age ay may sakit na. Bakit? Ay naubos na ang kanyang inipon gawa ng kanyang sakit. Kasi bakit? Walang pahina sa trabaho. Kahit na ang yaman o kapalagay ng sakit, ay wala. Maubos na lang. Kaya kinakailangan mo natin ngayon kung sila ba yung panahon ng ating pagpapahinga. Kaya may panahon na dapat tayo mag-iwa at pakita natin yung pagandahan at pinagkaroon ng buong ipapa. Kaya kung may binigay niya sa ating araw ng pagpahinga. At ito yung nagdalangin namin sa napalang buong may kapag. Maging bahagi ko ng pagkilos ng maging lupas tayo. Una, for contemplation. Pangalawa, for daily. Pangatlo, for conversion of creation. Pakiulit lang mo yung tatlo. Contemplation, sa pagbahagi ko nito ay hindi natin
ating mapagtibay. Mapuksan ito natin ang bahagi na ito sa pangalaman ng kalikasan.
Inamin kayo mga kapatid mo ng pangahay ng ating kapitan ng Diyos ang ang pagkapagaling. Ang kapitawa ng Panginoon ang pagkapagaling sa iyo ng kapatid. Sa kapulingan niya at pagkapagaling sa ating kapatid sa buong sambayan ng kapatid. Sa maraming sa mga salamat ng puso pangalit, di ba ang mercy ng poste, aking experimentation ng kapatid sa tayo. Ama namin ang ikaw. Ikaw ang gumawa ng magas na matapakan at kapayapaan at pagkakulong ng iyong kadakilaan ng aming mundugan ng iyong pinarapat na namin may halay na maaang ating sakarin sa kaginapag sa banal ng babae na iyong ipinagliliwaw sa mamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng mga. Sumayin niyo ang Panginoon. Salamat natin ang Panginoon ng ating Diyos. Salamat po siya ay masalamat. Ama namin mga